Nalunod ang 6 na estudyante ng Bulacan State University sa Mudlum River sa gitna ng kanilang field trip sa San Miguel, Bulacan. Patuloy ang paghahanap sa isa pa nilang kasama. Pinagpapaliwanag na ng Commission on Higher Education o CHED ang pamunuan ng universidad kaugnay ng insidente. Makibalita tayo kay Charis Victorio. Mga sigaw ng hinagpis at galit ang umalingaw-ngaw sa isang punerarya sa San Miguel, Bulacan. Dito dinala mga bangkay ng 4 na estudyante ng Bulacan State University na nalunod sa Mudlum River na bahagi ng Biak na Bato National Park. Pawang mga first-year tourism students sa mga biktimang sina Helena Marie Marcelo, Michael Alcantara, Sean Rodney Alejo at Michelle Ann Bonzo. Nagpunta sa lugar ang mga biktima para sa isang field trip. Ako lang nag-aalaga niya. Wala rito yung magulang niya. No? Si Michelle. Pasado alas 5 ng umaga kanina nang muling sinimula ng paghahanap sa tatlo pang kasama ng mga biktima na sina Jeanette Rivera, Madel Navarro at Maiko Bartolome. Pansamantala itong itinigil kagabi dahil sa makapal na putik sa ilog. Pasado alas 10 ng umaga kanina, natagpuan ang bangkay ni Jeanette. Natagpuan na rin si Madel. Pasado alas 3 ng hapon kahapon nang magpunta sa Mudlum Cave at Mudlum River ang mga estudyante. Parte raw ng kurso ng mga estudyante ang pag-tour sa Bulacan at ito raw ang napili ng mga ito. Papatawid daw noon ng Mudlum River ang 9 na biktima ng biglang rumagasa ang tubig mula sa bundok, kaya natangay ang mga estudyante. Nailigtas ang 2 sa kanila. Bago po sila umakyat doon, maganda po yung panahon. So nung umakyat po sila doon, yun po yung time na inabutan po ng ulan. Paglilinaw ng eskwelahan, may letter of consent o waiver silang ipinamahagi sa mga estudyanteng sumama sa field trip. Voluntary lang din daw ang pagsama rito. Nagbas-to-bas pa ako sa kanilang lahat na 4 buses. Anak, ingat kayo lahat, uwi kayo ng maaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, delikado ang pagpunta sa lugar lalo na tuwing tag-ulan, kaya patuloy ang paalala sa publiko na iwasan ang pagpunta roon sa ganitong panahon. Sa ngayon ang nagkakalam na ito, ako na mismo nagkasalita na huwag mo muna pumunta pag sa ganitong panahon. Dahil sa trahedya, nagdeklara ang bulso ng Day of Mourning ngayong araw. Nagsagawa rin ng prayer vigil ang mga estudyante para sa mga biktima. Ayon sa presidente ng universidad, nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon sa nangyari. Handa rin daw silang tumulong sa mga kaanak ng mga biktima. Sinuspende na rin muna ang lahat ng mga nakaschedule na field trip sa universidad. Magkaroon sila ng our own investigation at the university level para malaman namin kung mayroong nagkulang, kung may lapses, at matrace namin kung saan ba nagkamali. Charis Victorio, Nagbabalita, Pilipinas.